Sa video na to, you will witness an authentic backyard Ilocano kambing feast sa Pidig, Ilocos Norte. May pagkakaiba ba yung sarap ng kambing sa ibang karnel? Papakatay tayo ng isang buong kambing at lulutuin in 3 ways. Kilawin. Tama pala, kaya pala binabad talaga siya. So hindi siya magiging matigas. Sinanglaw. All tong kainin na walang kanin. At kaldereta. Drumstick ata ito. Hold that. At bukod dyan, kakain din tayo ng exotic Ilocano food tulad ng ara-arawan. Exotic kasi sir, kasi mahirap kunin yan. Mukha siyang ipis. At itlog ng malalaking langgam. Paano to? Paano yung na-discover na pwede palang kainin ang itlog ng langgam? Ready ka na ba? Tura! Apay nga tati lalaki nukas asawa na. Ngayong araw, nandito tayo sa maliit na bayan ng Pidig dito sa Ilocos Norte. At sa isang malaking ancestral home ng pamilya ng aking kaibigan na Ilocano na si Jocelyn Towa, ay magaganap ang ating Ilocano backyard cooking. Bago ang lahat, let's have some breakfast kasama si Kuya Leo, isang lokal at isang sa ating magagaling na kusinero sa araw na to. Jack, Kuya Leo, na yung magkabigat? Kasama king ka, sir. Good morning, good. Sir. Sir, ngayong araw, nandito tayo sa anong lugar to? This is Pidig, Ilocos Norte. Welcome! Ang Pidig ay isang third-class municipality located bandang central Ilocos Norte. Isang peaceful at tahimik na bayan, pero sa same time, ay makasaysayan. So, this is our family ancestral home. Mm-hmm. Pidig, Ilocos Norte is the home of the Basi Rebel. Mm-hmm. Bale, sa unahan, Basi was made. The bayan was taxed by the mga Kastila. Mm-hmm. Nag-revolt yung mga Filipino. The historical Basi Revolt happened here in Pidig during 1807, erupted as a result of the monopoly of the production, sale, and use of the wine called Basi. Heto ang famous local wine ng mga Ilocanos. Although the rebels were determined, the Basi Revolt, including all other revolts in the Philippine history, failed dahil sa pagkakawatak-watak din ng mga Pilipino. At titikman natin mamaya yan sa ating lunch. Napapansin ko, bilang almusal, medyo exotic tong breakfast natin. Sir Leo, matanong ko sa'yo, anong mga putahe ito na nakikita natin ngayon? Ito yung sinasabi sa Ilocano, sir, na ararawan. Mahirap kunin yan kung hindi seasoning lang. Sa pagpadyak lang, sir. Meaning, papadyak? Papadyakan mo yung lupa, tapos lalabas. Sa palayan? Sa palayan mismo, sir. Ngayon so parang exclusive summer special to. Parang ganun. Ara-arawan, aka kamaro, aka mole crickets. Usually being harvested sa mga palayan tuwing tagtuyot. At isang special Ilocano food that comes once in a year. And for breakfast, we will eat some gisadong ara-arawan. And start sa pag-isa ng bawang, sibuyas, at kamatis. Lalagyan ng konting suka at ilalagay ng mga ara-arawan. Lalagyan ng bagoong and a touch of salt. Hahaluin mabuti. At lalagyan ng MSG for flavoring. And boom, luto na ang ating gisadong ara-arawan. So ikaw kuya, bilang Ilocano dito sa Ilocos Norte, ito, tuwing kailan nyo kinakain ito? Ano, almusal, pulutan, ano ba ito masarap? Sa amin kasi yung Ilocano, sir, mapaalmusal man, tanghali, ano gabi, pwede sa amin yan kasi masarap talaga yan. Tikman natin? Sige, sige, kuha tayo. So makikita mo, pare. Yeah, mukha siyang ipis. Ayaw kong tingnan. O siyang cricket. So, ito talaga masarap, sir. Oh, ito, kasi, gisado, no? Kahit na kaming mga Ilocano, natitikman namin ito once a year, pero kahit na once a year lang namin matikman, hinahanap-hanap namin kahit na tag-ulan sana mayroon. Pag sa unang labas dito, sir, 3 pesos per pieces. Piraso. Per piraso, sir. Pag naanin muna yung palay, sir, tsaka matutuyo ng lupa, tapos lalagyan mo ng konting tubig. Then doon na lalabas. Sisilabasan sila. Excited na ako. Actually, wala pang laman tsang ko ngayong araw. Oh, ito yung unang dadapo. Cheers tayo! Cheers! Cheers. Alam mo, this is so unique. Kasi nakakain ako ng ganito sa Thailand. Tsaka nila toyo lang. Pero iba pala nagagawa pag ginisa mo ng maayos, no? Nakadepende naman kasi, sir, sa kung paano mo lutuin. Mm-hmm. Sa atin kasi, sir, iba-iba tayo ng luto. Ang paps ko madidescribe ko, may konting lutong. Kasi alam mo yung pagkagat mo, may konting cream na lalabas eh. Very minimal pungent na amoy. Pero pinakamaganda dito, yung way ng pag-gisa. Alam mo yung parang kumakain ka ng normal na karne. Yung sibuyas, yung kamatis, yung asin, toyo, yun na yun. Medyo creamy and savory siya, no? Surprisingly, coming from an insect. Not so bad kaysa na-expect mo. Isa ba? Kuha ba tayo isa? Parang ayaw mo na. nakakatakot lang kasi ayaw kong tingnan eh. Ay, tsura. Pero intimidating. It just looks intimidating pero, yeah. I mean, pag dinik mo, nasa yung karne? Gusto ko yung lutong eh.
Oh. Siguro after a couple of shots, hindi na intimidating yan eh. Oh. Parang sa una lang siguro. Oh. Ito pa yung isang nakita kong, ito first time ko titikman ito. Ito Sir Leo, ano to? Itlog ng langgam na malalaki, sir. Sir, paano yung na-discover na pwede pala kainin itong itlog ng langgam? Minana namin sa mga ninuno namin, sir. Paano mo naman to, ano sir? Paano to hinaharvest? Nasa ano yan, sir eh. Sa mga puno. Pero matataas. Parang ganun din sa Ararawan, sir, na sa tag-init din ka makakukuha. Next, another unique Ilocano delicacy called abuos or an eggs. Katulad ng Ara-arawan, ay once a year lang din talaga ang season para makakain nito. Ginisa ito with bawang, kamatis, tsaka nilagay na ang an eggs. Konting asin, MSG at haluin mabuti. Then once cooked, ay ready to serve na. Sir, sabi mo kasi, itlog ng langgam to. Pag kinain ko ba ito, magkakapantal ako? Hindi, sir. Hindi naman. Tara, sige, kuha ko dito. Alam mo, visually, mukha lang siyang white beans eh, no? Oo. Sige, cheers tayo. Wow. Mas masarap sa Ararawan. Yeah, if you will compare. Mm-hmm. Sobrang edible pa nito. I could have a couple more of those. Parang malaki. Sarap ah. Alam mo yung texture niya? Alam mo pa siyang popping boba na. Yes. Alam mo yung pagka pagkakagat mo. Parang balloons eh. Parang siyang small balloon sa bibig mo. And then, flavoring nanggagaling doon sa gisa. Yung kamatis, yung sibuyas, asin, MSG. Yun na yun. Dalawang klase kasi yan. Yung sa Ilocano, may kasama kasing kinahin yan. Okay. Pero pag talagang special, ganyan talaga yung special. Pero yan din ang pinakamahal. Hindi ka kilala na binibentahan nila at alam niya naman nila na may pera kasi sasabihin kayo 500. Mahal? Mahal, sir. Kasi mahirap kumuha yan, sir. Magagalusan ka pa kasi mga matataas sa puno lang. Sobrang special dish pala talaga. Yung sinasabi mong inahin, anong meaning na may inahin yun? May kasamang yung inahin na ng itlog, may kasama dyan, sir. Yung kasabihan sa Ilocano, may binakit. Sir Leo, maraming salamat dahil balita ko, bukod dito sa mga exotic food na kinain natin, Ilocano food, hindi lang exotic food, pero Ilocano food, balita ko pero tayong kambing na... Tama ba? May kambing ba tayo mamaya? Meron, sir. Parang buhay pa eh, no? Oo, sir. Kakatayan natin kung gusto mo, sir. Kinuha na ni Kuya Leo ang kambing na binili pa nila sa ibang bayan para sa ating kakainin ngayong araw. Kung mapapansin nyo, medyo may kabataan yung kambing na lulutuin natin. Dahil kagaya daw ng baboy, mas bata, mas malinamnam. Sinimula ng pagkatay, pag-alis ng balahibo ng kambing, iniligay sa may init na tubig para mas madali daw maalis ang balahibo. Then, flame torch na ito. Kakatayin, then once chopped, ay isesegregate na ang mga laman loob at karne, depende sa luto na gagawin. Okay, so ito na yung ating two ways. Yung third way na doon yung kinilaw. Pero ito, malapit na maluto. Yung ating sinanglaw o tinatawag na swam. Meron din tayo ditong authentic Ilocano caldereta. Sir, Chef Romeo, may tanong ako sa'yo. Chef, itong lutong to, masasabi mong purong Ilocano talaga to. May pagkakaiba ba yung sarap ng kambing sa ibang karne like ng baka at baboy? Iba yun. Iba yung sarap nitong karne ng kambing. Iba yun, sir. Malambot ito, sir. Anyway, sige, bago pa masunog yung buong hita ko, hintayin natin maluto at malapit na ito maluto. Tura! Bukod sa three ways dishes na kambing na titikman natin, ay naghanda din sila Kuya Leo ng iba't iba pang Ilocano gulay dishes tulad ng pakbet with bagdet, laing, sariwagwag sa luyot, at dinengdeng. Okay, Jack, after ilang hours, narito na ang ating iba't ibang kambing three ways. Hindi lang isa, pero tatlong paraan ng pagluto, Ilocano style, tama ba? I promise you, well worth the wait. It's a particularly hot day in Pidig, pero... Sobrang summer ngayon, pero... Worth it. Feel ko sulit. Pero may nakita ko dito, we have a platter of different Ilocano ulam or side dishes. So, actually, alam mo, gusto ko simulan sa kanilang pakbet. May karne. Okay. Bagnet. May bagnet yung pakbet. Okay, so kuha ako. Cheers. Oiliness, masarap, no? Kamatis, yung squash, yung okra nandun, and then yung bagnet. Siyempre, nagpapatulong. Dito, may nakita ko ang interesting na gulay. Ano ito? One of my favorites, sariwagwag, yung saluyot. Okay. Very simple, ah. Bagoong, water, garlic, and saluyot. Dahon na ano ito? Dahon ng saluyot.
Saluyot. Wow. Feeling like kumakain ng spinach. Pero in a good way, no? Parang bitterness, wala lang. Yung pinakalanasan ko na yung suka lang yun talaga. Ito yung laing eh. This is one with the konting dilis. Give it flavor. Okay, nice. So, Ilocano laing. Tapos may malalaking dilis. Oh, ang sarap. Ang creamy ng gabi. And then, sa katuan, nagbibigay extra alat yung ano, no? Dilis malaki. Pretty creamy, no? Pero ito, creamy siya, pero on the alat side. Walang tamis. Di ba, laging medyo matamis eh. Dinindeng. Dinindeng ng gabi. Ito, authentic Ilocano dish to. Yes. Especially ito, for around this area, talagang gabi is plentiful sa mga waterways. Okay. Sige, cheers. Cheers. Parang kumakain ng ano eh. Sweet potato, ganun yung texture niya. Kamote na. Kamote, oo. I mean, flavoring niya, gisado lang din eh, no? Simple lang, nice. Pero after all of that gulay, it's time to go sa ating karne. Simulan natin dito sa kanila, no? Ito yung first way natin. This is the kilaweng kambing. First Ilocano way is the kilaweng. For this dish, ginamit nila kuya ang balat ng kambing at nag-ihaw ng malaman na karne. Pagkatapos ihawin ng karne ay i-slice ito into bite-sized pieces. Then ang balat ay hihiwain into thin slices at ibababad sa tubig para lumambot. Pagkatapos ay nilagyan ng konting papayat at sibuyas. Pinagsama ng inihaw na karne at yung balat ng kambing, nilagyan ng asin at katas ng kalamansi. Then hahalu-haluing maigi hanggang manot ang lasa sa mga kambing. Then boom, ready to serve na ang ating kilawin. Look at that, makikita mo, dalawa yung karne. Isa yung parang binabad na balat ng kambing tapos inihaw na kambing. Okay, cheers. Nice. Wow, may papait to? May konti, yeah. Alalasan mo yung papait na konting nilagay. Perfect lang yung perfect. Oh, pero, I mean, simple. Simpleng atake, classic kilawin, sibuyas, suka, kalamansi. And then, may dalawang karne kalalasahan. Actually, tatlo. Yung laman, may atay. Tapos yung balat niya in fairness, malamot na. Tama pala, kaya pala binabad talaga siya. So, hindi siya magiging matigas. Nice, suave. Pero, Pops, meron tayong basi. Ay, sige, ano ba yan? From where we're from. Talagang special partner ni ni Kilawin Kambing. The Basi Revolt, yes. This is the reason why may Basi Revolt, no? Ito yung tinatax ni Castilla. Pang palasing nila, I guess. Okay, amoy wine siya. Yeah, amoy wine. And actually, pag matagal na to, for, I don't know how much longer, pero matagal siya, nagiging Ilocano suka. Ah! Ito. So, kaya, the time konting lang, hintay mo na lang, magiging suka na to. Yeah, okay. So kung hindi mo ubos, just put in a jar. Sige, so ito, perfect partner to? Yes. Okay, cheers. Okay, cheers. Wow, ang tapang nun. Oh yes, nararamdaman ko yung bago siya maging suka. Hanay, I mean, alam mo, tatanungin mo, hindi siya maasim. Anong flavor kasi niya? Kasi maraming ganyan pa naka-taste. It's like on the, it's wine, tastes like red wine. Alam mo, parang grapes na wine. Uh-huh. Pero ito, may konting fermented flavor. And akala mo, maasim siya kasi parang papuntang suka. Pero hindi. Pero nalalasahan mo yung Ilocano vinegar. Pero hindi siya maasim. Yung parang yung floral fragrance ng fragrance ng ano, Ilocano. Second Ilocano way, isang swam or sinanglaw. Dito naman ay gagamit sila ng iba't ibang laman loob ng kambing. Una ay pinakulo at pinalambot muna ang ilan sa mga laman loob. Then hiniwa ang isaw, baga at iba pa. Sa isang malaking kawa ay naglagay ng butter, bawang, sibuyas at igigisa. Then ilalagay ng chopped goat innards. Ilagyan ng paminta at inihalo na rin ang iba pang laman loob.
On the other hand, sa isang malita kaldero ay nagpakulo ng bitukan na kambing kung saan nakastore ang tinatawag na papait. Nilagyan din ito ng patis at asin para ma-extract yung pinakapait sa laman loob. Then pagkakulo ay mapapansin mo na naging green na yung bituka. Hihiwain ito para kumatas din ang papait. Then, ihahalo na ito sa ating sinanglaw. Naglagay din ng dugo for extra texture. Once cooked, ay ready to serve na ang ating sinanglaw. Sige, yan yung sinanglaw na. So, iba't ibang laman loob yan ng ating kambing. Tapos, meron na yan yung ano, may dugo din yan. Ayan, makikita mo yung dugo. Ito yung coagulated na. Bago na tayo magkarne, mag-cheers muna cheers tayo. Cheers muna tayo. Sabaw. Diba? Akala mo alam. Uy. Extremely tasty. Ang sarap. Unang dumapa sa labi ko, yung anghang. Tapos, meron siyang ano eh. Alam mo, may dikit sa labi mo. Tapos nalalasan ko yung pait, yung papaitan. And then, yung sour, yung vinegar, you can taste it too. Yung pinaka nagpapala sa kanya, yung parang extreme na amoy. O yung natural yeah. smell, yung iba't ibang laman loob. Kasi kuha tayo karne eh. Kuha ko, meron akong isaw, dugo, bituka, tuwalya. Cheers! Ano mo? Fairness kala kuya ha. Ang sarap yung kakaluto. Alam mo, I don't like liver, I don't like blood. Pero yung ano niya, it's hindi siya overpowering eh. Ang lambot. Tsaka, I guess kasi fresh na fresh. Bagong katay. It really makes a difference. I mean, yung atay, yung dugo, ang lalambot. Yung mga dapat na chewy na part, hindi. Naging sobrang tender na siya. Paabot sa akin ito, Jack. Bawal itong kainin na walang kanin. Gawin ko, kuha tayo nung sinanglaw natin. Actually, tawag din daw nito swam. Swam. Nakuha na yung kanin. Perfect. Ganda niya ng pagkakaluto. Ang ganda ng pagkakaluto. So sobra. As in. Tsaka bago natin, tikman yung huling kaldereta natin o huling kambing dish natin. Gusto nang tanong sa'yo bilang Ilocano. Alam ko di ka nanirahan dito for most of your life, di ba? Right. Pero alam ko, kahit pa paano eh, yung pusong Ilocano mo na nananatili lagi kahit saan ka pumunta. Anong masasabi mo bakit ka proud na maging Ilocano? I think kahit na galing ka sa ibang bansa, ang lahi mo pa rin is Filipino. First and foremost, no? And then, you know, my mom is from Ilocos Norte. I'm proud to be Ilocano. I mean, when it comes down to it, I grew up in another country, pero pagbalik ko pa rin dito, Ilocano pa rin ako. And I'm proud of the food. Siyempre, I think we have a lot to offer, especially Ilocos Norte. A lot of the Ilocanos are very talented in the section of arts. But I think the food is a primary achievement. Kasi you take what you have eh. And then you create something that's really delicious. I guess it's an art in itself. Siguro katulad naman nakasama natin sila, Tita Pam, yung mga chef na nakasama natin. Parang sabi nga nila eh, mga Ilocano, tiyatry talaga nilang maging creative. Yes. Diba kahit may gulay ka lang sa backyard mo, anong pwedeng putahin natin na iluto? Pinakbet, dinengdeng, o katulad nito, kambing. Diba? I mean, meron kang fresh na kambing, may natira kang kambing. Pero ginagawa nila, hindi lang siya niluluto, pero minimake sure yung quality ng pagkaluto. Las Ilocano Way is a classic caldereta. For this dish, gagamitan naman ito ng malalaman na parte ng kambing. Tulad ng breast, ribs, legs at iba pa. It starts with butter, garlic and then onions. Then ilalagay na ang mga karne. Nilagyan ng laurel leaves, tapos asin na toyo. Hahalu-haluin, then ilalagay ng oyster sauce. Tapos, ilalagay ng ating tomato sauce. Next are the potatoes and carrots. Lalagay ng pineapple juice. Then liver spread. Then garbanzo beans. Tapos ang panapos ay pineapple chunks. Just wait for it to cook at mahalo-halo lahat ng lasa sa ating kaldereta. Meron na tayong kalderetang kambing. Ah, kunin ko tong part na to. Drumstick ata to. Hold that. Mm-hmm.
Okay. Mm-mm. Alam mo, mahirap palambutin yung karne ng kambing eh. Matagal. Pero ito, I mean, it's not the most tender meat na matitikman mo, na parang steak or what. Pero, kumbaga, hindi na siya mahirap nguyain. Pero yung flavor talaga lumalabas, no? Kahit na hindi siya as tender. Yung liver spread nandun, tomato sauce, all of the spices. Alam mo yung ginagawa natin, sobrang homey lang eh. Literal, sa bahay tayo na, lumang bahay, dito sa Ilocos Norte, backyard cooking, fresh from scratch. After nito, kwentuhan, kainan, panigurado iba, titake out, dadalhin sa pamilya nila. So, para lang may birthday party na naganap ngayong araw. Pero pagkakaiba eh, kasarap tayo ng camera at kinuna natin buong proseso. Yes. Oh, para sa akin, siguro parang takeaway ko sa ginawa natin food tour, Ilocos is more than the food, but it's more the people behind it. Yung mga proud na katulad nila, Tita Pam, na proud sa pagkain nila. Yes. Di lang sa pagkain nila, pero proud sa kultura nila. Na ang Ilocos eh, it's more than bagnet. Yes, it's more than empanada, but the people behind it, yung mga katulad yung mga sabi mong sa arts, sa pagkain, sa larangan ng sining, and it's nice to end this food tour o food series ng isang masaganang kambing dishes. Last bite tayo, Jack. Uy, dito nagtatapos ang ating malupit na Ilocos Norte series. Maraming salamat sa mga nakatulong at nakasama natin. Pero gusto ko lang magpasalamat sa sponsor ng video na to, ang Hotel Casa Luigi. Casa Luigi. In Pidig, Ilocos Norte. Maraming salamat. At Jack, pang may gusto ko i-promote. Folks, taga Ilocos Norte ako. And yung business namin started here, which is the Urban Corn Dog Company and the Funnel Cake Factory. Please guys, try nyo lang. Please mention that you saw the video and we'll give you something for free. So, salamat. Please check us out online. Jack, maraming salamat. It's been a fun 2 days of traveling dito sa Ilocos Norte. Actually, maganda sa ginawa natin. Hindi lang tayo pumunta ng Lawag. Nagbatak din tayo, San Nicolas. Yep. Tapos dito sa maliit na bayan ng Pidig, Ilocos Norte. Pidig, Ilocos Norte. Pare, sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy kasama si Jack dito sa Ilocos Norte. Nagsabi, stay safe. Good night. Bang! Ay, parang sinanglaw. Sarap eh, no? Take out lang.